Hello guys, nandito na naman po tayo para mag-test ng panibagong battery. Ngayon po ay itong S168 na cylindrical lithium iron phosphate battery ang ating i-test. Ang capacity po nito ay 70 amp hour. May nag-comment before sa una kong video na i-test daw natin to. Kasi bakit daw sa ibang may seller kasi na isa. Ito kasi ay benta ng 1.6 stems, 70 amp hour. Sa Dagupan, meron silang ganitong binibenta, Dagupan solar power. Meron silang binibentang ganito rin pero 60 amp hour ang capacity. Tinatanong kung 70 amp hour ba talaga ang capacity nito. Nung tinignan ko yung listing ng Dagupan solar power, yung binibenta nga nila ay 60 amp hour kasi ang nakalagay dun sa sticker ay 60. Pero yung sa 1.6 stems sa Lazada ay 70 ang nakalagay. So, ito ay dun ko binili sa Lazada. Itong apat na to ay 4,800 pesos. Ang kasama sa kapag binili mo to, ang kasama ay may holder siya parang sa mga 18650s. Pwede mong pagdugtungin. Ganyan. Ngayon, yung kasama niyang holder, ewan ko kung bakit yung isa tatlo lang at yung isa ay apat. Ayan. Ewan ko kung ganito ba talaga lahat na binibenta nila. Kasama din ang tatlong bus bars at yung mga washers and nuts. So, ayan. Ngayon, ang gusto lang natin malaman ay kung maganda pa ba ang capacity na ito. Tinest ko na rin yung internal resistance ng battery. Kasi makikita mo kung okay pa ba yung battery sa internal resistance niya. Kung super taas na, yun, malapit na siyang masira. So kung mababa pa yung internal resistance, pwedeng medyo mahaba-haba pa ang life cycle niya itong battery. So, ito, ang size pala nito ay 60 ang diameter, 60mm, and 280mm ang haba. So, kung i-compare nyo sa 18650, ayan siya. Ang laki. Parang giant version lang. So yung internal resistance na nakuha natin ay nagre-range sa 60. So at na-test ko na tong apat na to and nagre-range lang sila sa 0.6 to 0.7 na milliohm. Tingnan natin yung isa pa. Etong isa, ayan. 0.69 milliohm. Halo, ayan, 0.7 milliohm. 0.69, ayan. So feeling ko ayos pa naman 'tong mga battery to. Ang sabi nila ay old stock pero brand new. Pero hindi siya mukhang brand new. Yung isa pa dito, meron pang ayan. Parang may sticker, may marka na kung ano man ang nakadikit dito. Pero physical inspection, okay siya. Yun lang naman ang nakita natin. Ayos ang kanilang internal resistance. And ite-test na lang natin yung capacity nila kung maganda ba makukuha natin? Kung aabot ba sa advertised capacity? Dito natin yung ating tester.
medyo maliit ang ating alligator clip. So, okay, kakabit natin yung bus bars. Tapos, dito natin sa bus bars, ikabit yung ating mga alligator clips. So, kabit lang po natin. Ayan, nagcha-charge na. So, balikan na lang po natin kapag tapos na. Tetest din natin lahat at papakita ko na lang yung results after nating matest lahat. Ayan po, at tapos na po nating itest ang capacity. So, ang nakuha po natin ay mga nasa 57, 58, and 59. So, parang 60 amp hour lang itong mga battery na to at hindi 70 amp hour. Mataas pa naman yung expectation ko. Kaso, eto nga, 60 lang. Mga close to 60 amp hour lang ang nakuha natin. So, eto yung graph kapag dinidischarge. Makita nyo na yung discharge rate natin ay 20 amps lang. At parang 0.28C. Parang yun lang yun. So, hindi naman siya kataasan. So, trinay ko ring i-discharge ng 10 amps. Trinay ko. Baka sakaling umabot. Baka mataas para sa kanya yung 20 amps. So, trinay natin ang 10 amps. Hindi pa rin. So, ang nakuha lang din natin ay 58 din. Gamit ang 10 amps na discharge rate. So, nung discharge 58, nung charge 58 din. So, talagang 58 ang capacity niya. So, para sa akin ay hindi maganda itong mga battery na to. Pero, isipin nyo na pwedeng nasa batch lang na to. Pwede kayo makakuha siguro ng ganito na 70 amp hour makukuha nyo. Pero, yon sa aking nabili, 60 amp hour lang ang nakuha ko. So parang hindi magandang ito ang bilhin mo kasi for the same price, pwede ka nang kumuha ng Sinopoly na 90 amp hour ang rating. Ito, same price, 60 amp hour lang. So parang mas lugi ka dito. Pareho silang 4,800 pero mas marami kang makukuha ang value dito sa Sinopoly. So, kung balak nyo pa rin talagang bumili ng gantong battery, mas makakamura siguro kung sa Dagupan Solar Power kayo bibili. Kasi nakapromo sila ngayon na 950 pesos lang ang isang ganto. So kapag bumili kayo ng apat, 3,800. Although yung benta nila ay 60 amp hour talaga ang advertised na capacity. Mukhang tinitest naman nila yung benta nila, so sigurado 60 amp hour ang makukuha nyo. Unlike dito na 70 amp hour ang sinabi nilang capacity pero 60 lang ang nakuha natin. So kapag sa Dagupan Solar Power kayo bibili nito, makakatipid kayo ng 1,000. Pero para sa akin, mas okay pa rin kung bibili ng iba like nitong Sinopoly na 90 amp hour kasi same price, mas mataas ng konti yung capacity. Eto 60, Sinopoly 90 amp hour. So, yun lang para sa akin ay plano kong bumili ng maraming ganito kaso nung nakita nating 60 amp hour lang naman pala ang capacity, magbago na yung plano ko ulit. So, maghahanap pa ulit tayo ng ibang battery. So, para sa susunod na video naman natin, ito ang ating ititest, mga Lito Kala 18650s. So, parang apat ata na 18650, iba-ibang model yung binili natin. So, titest natin kung okay ba ang brand na Lito Kala. So, see you again next time sa susunod nating video. Bye.